ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay, aba ya hawa. Bawang kartawag, bawang kartawag. Aba ya hawa alahayam, aba ya hawa alahayam. Basam asyayak ya hawa say, basam raw na kadas, kwam ya syaralas, Philippines, kwam ya syaralas, Nationwide. Ating Hebrew-Israelite na Rimnan na kasama natin sa Digos, Davao del Sur na pinungunahan ni Pastor Leonard Cabasag. Kumusta kayo diyan? Kumusta kamo diha at ang taga-Digos, mga Hebrew-Israelite? Kung kami ang inyong pangumustahon diri, kalooy ni Alahaya, maayo man, maayong kahintang, ulam namin, manok-manok lang. Okay, dito tayo sa Cebu, sa Tulisio City, kay Pastor Sabadia Ala. Kumusta ka mo, madya taga Cebu? Mayong buntag sa inyong diha. Happy Sabat, mga Hebrew Israelite na nasa Cebu. At sa Ahoy naman, kay Pastor Lady Masuhol. Kumusta kayo, mga taga-Iloilo? Kahit ano sila, basta may ara. Ang alam ko na yun. Okay. Diretso tayo sa Mindanao, sa Yangan East, Bacolod, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan? Pastora, mga kabataan, mga nanay, tatay ng mga Hebrew Israelite, ng mga Rimnan. So, padayon lang ta sa atong paglilingkod, sa atong makagagahong na si Aba Yahawa Alahayam, masyayak Yahawa Shai. At sa kadugan, ating Mother Assembly, kay Bishop Boy Alima, Carmel Boy Alima, kumusta kayo dyan, at sa kanyang Daughter Assembly sa Bulacan, Santa Maria, at ang isang Daughter Assembly sa kay Pastor Mel Malabayabas, sa may Malabun, at sa Nabutas, Cornel Calocan, kay Pastor Ricky de los Santos. Ako yan siya ni Isa, ni El Pecho de los Santos. Okay. At batiin natin ang Jakarta, Indonesia. Si Akya Ronald Sintong Panjaitan. So, how are you? Akya Ronald. So, it alahayang given us here the Philippines where to go, your place. So, Jakarta, Indonesia, we will go. So that we are spreading the gospel of our Aba Yahawa Masyayak Yahawa Shai in the Indonesia. Tribe of Ephraim. Tribe of Ephraim. So, and thank you so much for our Akia Michael Whitefield in USA. Formerly U.S. military, and also Isaiah Yasharala in U.S. then, and Michael Yasharala sa West Africa, and other sa Africa, si Huis, isang Hebrew Israelite, I forgot his name. You. Yung silang pangalan. Isang elder. Isang, isang assembly nila. Kita ko, sira ang bubong. Sabi, Akya boy, help us at our assembly. You know, the rope is not of coal. Maraming butas. So, just meeting. So, also, my cell phone is very poor. So I find you can able to buy cell phone for me, even Samsung or whatever name.
kanan. So, if alahayang give me the more money, so I supply your needs according to the riches of our Masaya Kiawasay. Yaman! Yaman! Palagpakan natin ang ating Masaya Kiawasay. Ngayon, ito ang huling pangpitong anak ng ating grand guru na si Israel. Ito yung anak niya, bunso si Binhamin, na pinangalanan ni Binuni at pinangalanan ni Binuni. The testament of the 12 patriarchs, Testament of Reuben, natapos na, Testament of Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Joseph, and Binhamin. Ito na. Kapatid sa nanay, kapatid sa nanay, kapatid sa nanay, ito namang anin ay kapatid sa nanay. Apat ang asawa ni Jacob. Ngayon, abasa, sara. Genesis chapter 49, verse 1 to 2 to 27. Pinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako ang inyong ama ay sumandaling muli. Tulad ni Binamin ay lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal. Kung gabi, ang huli, inagatian. Si Binamin ay simbolik ng lobong pumapatay, humihila para ialmusal. Tapos, sa gabi naman, yan, para naman paghati-hatian sa mga ano niya. Okay. Start na tayo sa chapter 1 ng Testament of Reuben, Tagalog version. Ang tipan ni Binhamin, kabanata ako. Ang sipi ng mga salita ni Binhamin na kanyang iniutos sa kanyang mga anak na sundin. Pagkatapos niyang mabuhay ng 125 taon. At kanyang hinagkan sila at sinabi, kung paano pinanganak si Isaac kay Abraham sa kanyang katandaan, gayon din ako kay ako. At dahil namatay si Rachel sa na aking ina, sa panganganak sa akin, wala akong gatas. Kaya ako ay pinasuso ni Bilha na kanyang alilang babae. Salula mo pala. Salula mo. Salula pero mo sa apat na asawa ni Israel, ang pinakamamahal niya, yung pangunang namatay. Oh, si Rachel. Oh, Rachel. Namatay siya sa panganak niya kay Binhamin. Panganak ko. May kasalanan to. Ano kaya kasalanan tong babae nito? Bakit sa maagang namatay? Alam ba nila ang kasalanan tong babae nito? Baka pumalagay. Abasa. Genesis chapter 35, verse 16 to 20. Umalis sila sa Bethel, nang sila'y malapit na sa Ephrathah. Naramdaman ni Rachel na mamanganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang ko. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagupan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Binuni. Ngunit Binhamin naman ang pinahala niya. Namatay si Rachel at inibigin sa tabi ng daang patungo sa Ephrathah na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. So, sa libingan may pananda. Bato. Pero kung kayo'y mamatay, anong ilalagay sa libingan nyo? Cross? Yeah. Ha? Cross ilalagay? Pangalan ni Osiris? Napulit ninyo kasi ano? Sadya? Sabi ko nga sa anak ng Imelda, kasi nagpunta siya sa papa ko eh, sa ano, naglilinis niya, galis niya ang cross. Sabi ko sa kanya, Imelda, pag mamatay ako, huwag niyo lagyan cross ang libingan ko ah. Bakit? Hindi spray ko. Ano, nakatakot ka na lagi? Nakatakot na? Oo. Kaya lang, ilagyan mo ng cruise papa. Yan. So, yan.
Namatay si ano, si Raquel sa panganak. Inuni sana ang pangalan, pero namatay siya, wala na, hindi namin talaga. Kung siguro nabuhay pa yun, hindi pwede, binuni yung gusto ko. Sabi niya, hindi, Robin, mag-amay sila. Ay, siyempre, babae, ako na nanak, ha, hindi ako pangalan, binuni. Namatay siya, binuni. Ngayon, may kasalanan to si Raquel kung bakit siya namatay. Pasaway. Okay, oh. Ay, dumating na. Genesis chapter 31 verse 13. Ako ang alahayam na nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang pato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupain ito. Umuwi ka na sa iyong lupang silangan. Nag-upos si Alahayam kay Jacob, kay Israel, na kailangan umalis sa sila lupain. Si Alahayam ang nag-upos. Sinunod naman sunod. Genesis chapter 31, verse 17 to 25. Sinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Mula noon si Laban, sapagkat nanggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Hiling lang ni Jacob si Laban na amareyo. Hindi niya ipinalam ang kanyang pag-alis. Hindi nagpaalam si Jacob pag-alis sa kanyang biyanan. Kasi sinunod niya si Alahayam, pero wala nang sinabi ni Alahayam, magpaalam ka sa biyanan mo. Umalis siya. Anong masamang ginawa ni Raquel? Sinakaw niya disyusa sa kanyang papa. Oo, disyusa. Alam mo lang disyusa na kinapukutan niya ni Alahayam eh. Disyusa. Oh, wala ba kayong disyusa sa bahay niyo? Baka may disyusan kayo, ha? Si Roger, baka may disyusan ka doon? Wala na. Wala na, dati meron. Lolo ni RG Boy, marami. Pasapal yan. Sobrang laki. Oo, pero mo, ha? Masarap ba pakinggan to? Basahin mo, ha? Basahin natin lahat. Ang culture ng mga Hintil pa rin. Dahil ang Hintil, one wife lang. Sabi doon eh, the bishop must be one wife. Sabi ni Paul sa Timothy. Eh, sinasabihan niya, Hintil naman yun eh. Apostle si Timothy sa Hintil. At the same time, sa Hebrew. Bakit sa Hebrew? Kasi may surat si Paul sa Hebrew eh. Yung book of Hebrew, kaya paano yan? So, dual position ni Paul, Hintil, Apostle of Hintil, and Apostle of Hebrew. Ngayon, pag hihintil ka, ay isa lang talaga, hindi ka pwede mag-asawa. Eh ngayon, kung Hebrew ka, ang kanyang mga asawa't mga anak. Sino sa kain itong mga asawa? Ay hindi, ako lang talaga, only me lang talaga. Depende yan. Ugali hihintil pa rin. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubunduki ng Gilead. Dahil dala ang lahat niya ay ito. Makaraan ng tatlong araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni Jacob. Sinama niya ang kanyang mga tauhan at hinapon nila sa Jacob. Hinapot nila ito sa bulubunduki ng Gilead pagkaraan ng tatlong araw. Nang gabing iyon, si Laban ay pinausap ng Alahayam sa pamagitan ng palaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantahan ng anuman si Jacob. Nang tumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tulda sa kaburulan.
nagtayol ng tulda sila, balsa kabulang yon lang. Okay. Tinanong, ilaban siya po. Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa salyo ng tamburin at halpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataumag ka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mo dito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan. Ngunit hindi ko ngayon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ang alaya ng iyong ama na huwag kita ang pagbantaan sa anumang paraan. So, sinalaan si Laban ha, huwag mong saktan yan si Jacob. Habulin mo, mag-uusap kayo, pero huwag mong saktan. Diba nag-iingit, nag-ipag-uusap si alaya. Hindi na pwedeng galawin, hindi na pwedeng saktan. Alam kong ginawa mo ito dahil sa sabik na sabik ka nang umuwi sa iyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob. Natakot po ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang iyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni ako, yung si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan nila. Anong binitawa ni ako sa salita? Kung sinong kumuha ng Diyos-Diyosan mo, yun dapat mamatay. Wala siyang alam na kumuha, yung minamahal pa niyang asawa. Ayaw na matay tuloy, pagpanganak. Yan ang nangyari. Sa bakit, sa apat niyang asawa, ang pinakamamahal pa niyang unang namatay. Kasi matigas ang ulo ito si Raquel, mahilig pa sa idolatry. O sino sa inyo mahilig pa idolatry? Bakit yun rin yung mga magandang pinagkakalain yung kulay ng ano? Kasi, ang lahi kasi nila, Aramyan. Aramite ang lingwahe. Aramyan. Eh si Kiko, Hebrew eh. Ang asawa niya, Aramyan. Mga Aramaic ng salita. Pero ang alphabet, halos pareho lang rin. Atuloy. Pinalughog nilaman ang tulda ni Raquel, ang kay Lea, at kay hindi na sa dalawang alipin babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tulda ni Raquel. Ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuan na sa likod ng kamelyo. At iyon ay kanyang inuupuan. Kinalughog na mabuti nila ba ng buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayo magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo. Sapagkat ako po ay mayroon ngayon." Patuloy na naganap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyos. Ito si Raquel sinungaling. Mga manak na nga siya, buntis siya. Tapos nakaupo siya. Hindi ko mag-alit ako mayroon. Hindi sabihin may ano ko, nagrigla ako. Hindi ka tuloy mag-alit. Kasi naupuan yung Diyos-Diyosang ninakaw niya sa papa niya. Yung papa niya, anong magrigla ka? Buntis ka nga eh. Mga manak ka na, maraki ng tiyan mo. Tapos sabihin mo sa akin na hindi ka umalit kasi may rigla ka. Hindi na pansin. Sinungaling! Hindi napansin ang amay ko sa sinungaling. Hindi napansin. Hindi napansin ni Laban. Kasi siguro, matanda na si Laban, mahina na rin IQ. Mahina ang IQ. Matalino si Laban, makuha agay. Anong may rigla ka? Buntis ka, hindi na wala nang rigla. Sinungaling! Kasi gusto niyang hindi na maanong Diyos-Diyosan. Mahilig pa sa Diyos-Diyosan. Namatay siya ito yung maaga. Yan ang pagkakasala ni Raquel. Taloy. Nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban. Ano pong pagkakasalang ginawa ko sa inyo? May batas pa akong nilabag? At kayo na lamang ang paghalubog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong matulad tayo
ng ating mga kasamaan. Naasal na rin niya. Dalawang taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at isang tupang barako sa kawan ninyo, hindi ko pinangahasap kanino. Kung may tupang sinilak ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtinis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae. At 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partiyan. Ito na, nagsumbata na. Kasi nakasal na rin halugo. Eh kasi ang umpulot dulo sa problema doon si Raquel, inakaw pa kasi. Hindi pala niya alam ni... Hindi na alam ni Kiko na si Raquel nagnakaw ng excusean. Mabuti na lamang at kasama ko ang alahayaan ng aking mga magulang. Ang alahayaan ni Abraham na sinambani sa ako. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadaladala. Alam ng alahayaan ang aking hirap at pagod. Kaya kagabi pinagsabihan niya kayo. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dala mo ay akin. Aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbuntol tayo ng bato na siyang magpapaalala ng ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Nagsumbata, no? Kaya yung pagsusumbata nila, akin lahat, yung ano? Pero ano ba magawa ko? Sumuko. Ano magagawa ko? Yan. Gawa na lang tayo ng kasunduan. Yan, ikuntun na ba ito? Taloy. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Magkatapos kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar. Sa Haduta at Galit naman ang ginawag doon ni Hakla. Sapagkat sinabi ni Laban, ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan natin dalawa. Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon. Sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Hawa samantalang tayo ay magtayo. Nabanggit na rin si Laban ni Hawa, no? Kapag inapin mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon ang alahayamang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntong ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggahan natin upang maiwasan ang pagbusog sa isa't isa. So, inaalaala pa ni Laban na baka inapin mo akong anak ka, wala ko ron, at mag-asawa ka ng iba, magdaglan po na ako ha. Pang-apat, gusto pa, pang-lima, pang-anim, pang-ito. Pero hindi na ginawa ni Israel yun, ni Jacob. Talagang yun lang, apat lang. Nabawasan pa ng isa eh. Yung pinakamamahal niya, tatlo na lang eh. Pasalay. Ang alahayang ni Abraham at ang alahayang ni Nahor ang hahatol sa atin. Sa pangalan ni Hawa na sinamba ng ama niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob. Natutupad siya sa kasunduan. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Inawagahan, umuwi si Laban matapos hagka ng kanyang mga anak at mga apo. Sabi na ako, sige, okay na ako. Case mo ng mga anak, mga apo. Okay na. At least, peaceful na sila nag-usap. Pero sabi niya, baka api-apin yung anak ko ha, kaya lahayaw ng bahala sa'yo, magkasawa ka na. Magdagdag ka ng asawa.
Father. Genesis chapter 35 verse 1 to 4. Sinabi ng alayang kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Pagtayo mo roon ang altar ang alayam na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambayan at sa lahat ng kasama niya, tapon ninyong lahat ang Diyos, Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at maglinis kayo. Ano sabi? Itapo na. Ang Diyos Diyosan. Ayun ni Nakal ni Raquel. Itapo. Itapo din. Adalas. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa lahayam na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng pagkikita. Ipinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Pati hikaw pa! Ah, sino sa inyo may hikaw dyan? Ayun eh, yung mga Bible pang mukha yun eh. Oo. Hikaw. Oo. Pati Quintas. May cross pa. Oo. Ayun ang mga Bible. Oo. Ayun mo yung mga tatak na Bible. Verse 4 tayo. Ang tipan ni Binamin, kabanata 1, verse 4, sapagkat si Raquel ay nanatiling bahog sa loob ng 12 taon, pagkatapos niyang may panganak si Joseph. At siya'y nanalangin sa Yahawa na may 12 araw na pag-ayuno at siya'y naghihi at ipinanganak ako. Nabahog! Baog si Raquel. Baog uli. Pagkatapos ng pinanganak niya si Jose. 20 years. 20 taon. 12. Ah, 12. 12 araw. Sera kayo niya. 12 taon. 12 taon. Na natiling baog sa loob ng 12 taon. 12. Pagkatapos, saka pa, inusin niya si Binamin. Sapagkat mahal na mahal ng aking ama si Raquel, at nalalangin siya na makita niya ang 2 anak na lalaki na ipinanganak mula sa kanya. Kaya tinawag akong Binamin. Sa pagkatuwid na, isang anak ng mga araw, at nang ako ay pumunta sa Egypto, kay Jose, ay nakilala ako ng aking mga, ng aking kapatid. At sinabi niya sa akin, ano ang sinabi nila sa ating ama nang ipagbili nila ako? Sanong siya, Jose? Sanong kay Benjamin? At sinabi ko sa kanya, nilagyan nila ng dugo ang iyong tunika at ipinadala ito. At sinabi, alamin kung ito ang tunika ng iyong anak. At sinabi niya sa akin, gayunpaman, nang hinubara nila ako ng aking tunika, ay ibinigay nila ako sa mga Ismailita at binigyan nila ako ng isang tela. At nilampas ako at inutusan akong tumakbo. At tungkol sa isa sa kanila na humampas sa akin ng pangalo, isang leon ang sumalubong sa kanya at pinatay siya. Kaya ang kanyang mga kasamahan ay natakot. Yung bininta si Jose sa Ismailita, yung mga Ismailita naman, pinalo pa siya. Yung sinuot siya ng isang tila at pinalo, pinatakbo. Ayaw na palo, sinulong mo ng leon, kinain. Kita mo yung protection. Paano pinoteksyonan si Jose? Yung nagpalo, kinain sa leon. Natakot tuloy yung ibang mga Ismailita. Tao na ito, Yan. Aking mga anak, ibigin ninyo ang Yahawa alakayam ng langit at lupa at sundin ang kanyang mga utos na sumusunod sa halimbawa ng mabuti at banal na tao na si Jose. At ang inyong isip ay maging mabuti. Maging gaya ng pagkakilala ninyo sa aking mga anak mo. Sapagkat siya na nagkukulay-kulay ng kanyang pag-iisip ay nakikita ang tama sa lahat ng mga bagay. Matakot kayo sa Yahawa at ibigin ninyo ang inyong kapwa. At kahit na inaangkin kayo ng mga espiritu ni Bilgar, na pinahihirapan kayo ng bawat kasamaan, gayon may hindi sila magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo, gaya ng nangyari kay Jose na aking kapatid.
Actually, no, kung tayo lang talaga matino, sabi nito, oh, sabi niya, ating mga anak, ibigin ninyo ang Yahawa, kalahayam ng langit lupa, sundin ang kanyang mga utos. Mamaya, sa ending nito, yung utos niya, isa-isahin natin, ha? At sumunod sa halimbawa ng mabuti at banal na tao na Jose. Kaya Jose, kita mo yung protection kay Jose, kaya itong mangyari, iprotektuhan, yung papaluin siya ng Ismaelita, kinain ng leo ng Ismaelita. So, ganon. Yun sinabi, matakot kayo sa Yahawa at ibigin ninyo ang inyong kapwa. At kahit inaangkin kayo ng mga espiritu ni Bilyar na pinahirapan kayo ng bawat kasamaan, gayon may hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo. Wala kapangyarihan, ikaw Bilyar, ikaw Satanas, wala kang power sa amin, mabait, sumunurin ako kay Yahawa. Ngayon, kung pasaway ka kay Yahawa, di kang sumunod, di ka takot, sabi ni Bilyar, sige, lusopin natin yan, pasaway kasi yan. So yan. Na importante talaga, magpakatino, magpakatino. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatino ka na. Ataray! Kung karaming tao ang nagnanais na patayin siya, ay ipinagsalangin, ay ipinagsangga lang siya ni Alahayam. Sapagkat siya na may takot kay Alahayam, umiibig sa kanyang kapwa ay hindi masasaktan ang espiritu ni Bilyar na nangangalagaan takot kay Alahayam. Hindi rin siya mapapamahalaan sa pamagitan ng katha ng mga tao o ng mga hayop, sapagkat siya ay tinutulungan ni Yahawa sa pamamagitan ng pag-ibig na mayroon siya sa kanyang kapwa. Sapagkat si Jose ay nakiusap din sa aming ama na ipanalangin niya ang kanyang mga kapatid ng Yahawa ay huwag pigilan sa kanila na kasalanan ang anumang kasamaan na kanilang ginawa sa kanya. Okay, si Jose, saan karakter ginaya ni Jose? Sa papa niya, sa mama niya? Sa papa niya. Sa mama niya? Sa papa. Bakit ang mama niya? Sa anong ginawa ng mama niya? Si Raquel? Pasaway! Hindi si Yahawa ang kanyang kinikilala dito, kundi idolatry, Diyos-Diyosan. Di na paaga tuloy siya namatay. Pinatulutan ni Aba Yahawa mamatay na si Raquel. Pero yung anak ni Jose, ay di talaga matay. Pinagsanggalang, no? Pinagsanggalang siya ni Alhayam. Kasi matino si Jose, hindi siya gumaya sa kanyang mama niya na pasaway. Anong pasaway ng mama niya? Eh, kasi gusto ko idolatry. Pag magsamba ako, gusto ko may makita akong Diyos. Ayaw ko nang walang makita. Gusto talaga may revolto. That's why ginakaw niya revolto ng papa niya sinaban. Eh pagdating doon, sabi ni Israel, ay tapon yung mga disyosa. Pagkatapos magpinis sa'yo at maglinis. Ay tapon din. Pati hikaw. Pasaway ang mama nila eh. Yan ang nangyayari. Na maagang namatay. Ataray. At sa gayon si Jacob ay sumigaw, aking mabuting anak, ikaw ay nanaig sa mga bituka ng iyong ama na si Jacob. At niyakap niya siya at inalitan siya sa loob ng dalawang oras na sinasabi, sa iyo matutupad ang propesiya ng langit na hinggil sa kordero ni Alayam at tagapagligtas ng mundo. At ang isang walang kapintasan ay ibibigay para sa mga tao makasalanan. At ang isang walang kasalanan ay mamamatay para sa mga tao makasalanan sa dugo ng upad. Para sa kaligtasan ng mga hintil at ng Israel at lilipulin si Bilyar at ang kanyang mga lingaw. Pagkakita ni Jose, nakita siya sa kanyang ama na si Jacob, si Israel, hinagka niya at niyakap niya sa loob ng 2 oras. Grabe. Tagal.
Sobrang kasi nami-miss na eh. Sabi ka sa akin. Alam mo, patay ka na. Yung tunika pinakita, may mga dugo. Parang po ito yun. Dalawang oras yan. Natupad sa'yo. Ang hula na nagapaglitas. Bakit? Siya ang pinakitaan na unang tagapaglitas sa mundo. Pangalawa si Yahweh Shai. Anong una? Magkaroon ng sagana ang buong mundo sa loob ng 7 taon. At pagkalipas ng 7 taong sagana, susunod naman ang tagutong 7 taon. Anong ginawa ni Jose? Sa loob ng sagana, ipon at ipon na lahat ng mga trigo, lahat ng ipon at ipon. Pagdating ng sunod tagutong, may stock na. Ganon din ang ginawa dapat ng matinong tao na may trabaho. Pagtanggap ng pira, kalahati tago, kalahati gastos. Kalahati tago, kalahati gastos. Pagdating ng panahon, wala kang pera, may malukot ka. Hindi ka mangungutang kasi may stock ka eh. Eh, ang ditong ginagamit, waldas, waldas. Pag wala ng income, utang doon, utang doon, utang doon, utang doon. Wala lubog sa utang. Pala utang kasi di marunong mag-ipon. Yan. Si Jose ang symbolic ng mga business. Ng mga successful businessmen. Sa doon ng 7 taon, tingnan mo mga artista. Kumita, daming pelikula. Daming pera, waldas ng waldas. Pag wala ng pelikula, wala na, pulubi na. Ibang artista, tulog na sa magkita. Walang naipon kasi waldas na waldas. Ano ang needs mo? Halimbawa, magsahod ka ng 10,000 monthly. Ang needs mo lang natural lang, 5,000 na. Isip mo yung 5,000. Buwan-buwan, may 5,000 kang nasibing, ang 5,000 ay ginastos mo. Sa loob ng 5 taon, ang 5,000 mo, magkano na yan? Pwede na yan, ibili mo ng another business o bahay para may paupahan kang bahay. Another, kumikita ang pera mo. O anong negosyo mo, bigasan ba? O anong mga klaseng negosyo mayroon ka? Mutihan. Pero puro waldas, 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 walang naipon. Pagdating na walang pera, wala. Utang na lang kaluwat kanan. Hindi ginamit ang dito, dito. Pwede, hindi ginamit. That's why niyakap ni Jacob ang kanyang anak ni Susi. Sa'yo matutupan ang kaligtasan, naligtas ang mundo sa gutom. Pero mo, lahat ng bansa nagpunta sa Egypt kasi maraming stock na pagkain doon. Kumusta? Nag-ipon ba kayo? O waldas na rin kayo, waldas na pera. Walang ipon, waldas. Dapat may tinatabi. Para pagdating sa kagipitan, may madukot. At mayroon din tinatabi para sa investment. Yan ang matino, matalino. Tabihin mo sa katabi mo, mag matalino ka na, huwag kang maging bubo. Ay, wala pang nga. Importante shaving, shaving. Kung wala kong tinabi, wala nang ano, wala nang ilo ko. Pero mo, di ba may iba lang itong takos na may ito ng kagin? Ang kilaw na ito, mataas na dahil sa ano. Pero, yun na nga eh. Kasi yun ang tinuturo eh. Sa akin, kung alam ko nang doon pa, nalalaman ko lang ito yung bago na ito. Apat, tumaraw pa yan, nagturo ko. Marami mayaman kung marami may nagturo ko. Oh, yan o. Matalay.
Basa. Nakikita ninyo, mga anak ko, ang wakas ng mabuting tao, aming mga tagasunod ng kanyang pagkaabag sa makatuwid ng may mabuting pag-iisip upang kayo'y ay makapagsuot ng mga korona ng taluan. Sapagkat ang mabuting tao ay walang maitim na pananaw, sapagkat siya ay nagpapakita ng awa sa lahat ng tao, kahit na sila ay makasalanan. Ang matuwid na tao ay nagpapakita ng awa sa lahat ng tao kahit makasalanan. Hindi, kita man. Kasalanan ka, ito lang matino yung mga. Hindi, tao pa rin yan eh. Lahat. Tuloy. At bagaman sila ay nag-iisip na may masamang layunin hinggil sa kanya, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay nadadaigya ang kasamaan. At iniibig niya ang matuwid na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Kung sino man ay niluluwalhati, ay hindi siya naiinggit sa kanya. Kung ang sino man ay umayaman, kahit hindi naninibugo. Kung ang sino man ay matapang, kaniyang pinupuri siya. Ang taong banal ay pinupuri niya. Sa dukha, siya ay may awa. Sa mahihina, siya ay may habag kay alahayam. Ay umaawit siya ng mga papuri. Umaawit pa ng papuri. Kung ang sino man ay nilulhate, ay hindi siya naiingit sa kanya. Kasi pag meron na nilulhate, hindi naman magaling yun eh. Kaya lang hindi nagkakairo yun. Wala ko eh. Kung nandiyan ako, magkakairo yun. So, yan ang mayabang eh. Maingit eh. Totoy. At ang may biyaya ng mabuting espiritu ay iniibig niya gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Kung gayon, kayo rin mga anak ko ay dapat may mabuting pag-iisip. Kung magkagayon ang masasamang tao ay magiging mapayapa sa inyo. At ang mga kasaway ay igagalang kayo at magiging mabuti sa inyo. At ang mga mapag-ibot ay hindi lamang titigil sa kanilang labis na paglalasa, kundi ibibigay pa nga nila ang mga bagay kung ano mayroon sila sa mga nabihira. Kita mo yung mga masasamang tao, pag mabuti ka sa kanila, buti din sila sa'yo. Pero kung masama sa, hindi, masama yan eh, ayaw mo yan. Awayin ka doon, ha? Huwag yung samaan din ako. Ipakita mo, kahit masama sa ipakita mo kabutihan sa kanya, kasi mapapahiya na siya eh. Pero mo, niluloko ko yan. Inaaway ko yan, minamaritis ko yan, pero mabait pa rin sa akin, nahiyan ako sa sarili ko. Di ko na, matipang kaibigan na lang ko sa kanya, o yan. Yan ang sabi. Sa mga utos ni Benjamin sa kanyang mga anak. Kaya ba? Kaya. Kaya ba ibigin ang kaaway? Yes. Kaya ba rin na? Hindi, sinumdamin ko. Saktan ako. Makakitan kasi ako. Hindi pwede. Tiisin mo yung saktan mo. Butang mali mo kaaway mo. Kasi kaaway, sinisiraan ka. Kaaway mo, pero mabait ka pa rin sa kanya. Kaya o hindi kaya? Yan ang sabi nito ng otos eh. Para ang protection ni Alayam, pero yun ang ginawa ni Jose eh. Gano'ng kapatid ni kapatay ni Jose. Example ba niyong kapatid niya? Kasi wala siya makita maganda example, hindi sa sarili niya. Kasi lubos siyang ano eh. Lubos siyang... Si Minamin, si Hanga na siya sa kuya niya, si Jose. Mabait talaga si Jose. Ako tuloy. Kung gagawa kayo ng mabuti, maging ang mga marunong espiritu ay tatakas sa inyo at matatakot sa inyo ang mga hayop. Sapagkat kung saan mayroong paggalang sa mabubuting gawa at diwanag sa isipan at maging ang kadiliman ay tumatakas mula sa kanya. Sapagkat kung ang sino man na gumawa ng karasan sa isang banal na tao, siya ay nagsisisi. Sapagkat ang banal na tao ay mawain sa mga taong manlalangit.
bawain ang taong banal sa magpanlait. Dilalait ka! Pangit ka! Di na mumukha mo, kwadrado! Sabi na, ah, ganun ba? Sige, okay lang. Pero ba, kung gagawa kayo ng mabuti, maging ang mga maruming espiritu ay tatakas sa inyo. Pero mo, maruming espiritu tatakas sa atin. Pag gumagawa tayo ng mabuti. At matatakot sa inyo ang mga hayop, yung mababangis na hayop. Sapagkat kung saan mayroong pagdalang sa mabuting gawa at liwanag sa isipan ay maging ang kadiliman ay tatakas mula sa kanya. Pati kadiliman, tatakas. Lalayuan ka sa kadiliman, lagi ka na sa liwanag. Ang sikreto, gawa lang ng kabutihan. Sabihin ko sa katabi mo, gawa ka ng kabutihan, ha? Para tatakas sa iyo ang kadiliman. So, yan. At, kung ang sino mga magkakanulo sa isang tao matuwid, ang tao matuwid ay ipinalangin niya ang taong nagtanulo sa kanya na siya'y pagpalain. Sa gayon, hindi naglaon ang taong matuwid. Siya'y luwalhatiin gaya ni Jose na aking kapatid. Ang hilig ng mabuting tao ay wala sa kapangyarihan ng paninilang ng Espiritu ni Diyos. Sapagkat pinapatnubayan ng anghel ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa at hindi siya tumitingin ng marugdob sa mga bagay na makasisira ni nag-iipon ng mga kayamanan sa pamamagitan ng pagnanasa sa kasiyahan. Hmm. Yung mag-iipon ng kayamanan sa pagnanasa ng kasiyahan, na kaya nag-ipon ako para yung kasiyahan, ano, maligo tayo, inipin, so, ispit tayo. So, yan, puro kasiyahan lang ang hinahanap, yun yun. Pero ma, at kung ang sino mang magkanulo sa isang taong matuwid, ang taong matuwid ay panalangin niya ang taong magkanulo. Pinagkanulo, mga pa. Habang yahawa, pagpalaan mo, ayan, yung magkanulo sa akin. Replacement bag, bigyan mo yung pera, i-release mo agad yung global funding sa kanya. Para matatakan siya ng sisi. Huwag ka may dugong yan, kasi ma-inferno yan. Jabez na lang matatakot sa sisi yung lulipa. Ayan. So, tingnan mo ah. Lalayo talaga pag kaya kailangan pag-pray ng taong matuwid ang mga nagkanulo. Ano yung sulit mo? Yan. So, Paray. Siya'y hindi nalulugod sa kalayawan. Hindi niya dinadamdang ang kanyang kapwa. Hindi niya binubusog ang sarili sa mga karangyaan. Hindi niya tinataas ang kanyang sarili o nagyayabang sapagkat ang Yahawa lamang ang dapat itataas. Ang mabuting tao ay mahilig na hindi tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa papuri ng mga tao. At ang mabuting tao ay hindi ito nakaalam ng anumang panlilinlang o kasinungalingan o pakikipag-away sa mga mandalait. Sapagkat ang Yahawa ay nananaan sa kanya at nagliliwanag sa kanyang kaluluwa. At siya ay nagagalak sa lahat ng mga tao palagi. Ang mga mayayabang. So, ang mabuting tao, hindi talaga mayabang. Hindi siya tumanggap ng papuri ng tao. Gusto niya ang papuri at siya alayang na lang. Hindi niya... Ang mabuting tao, hindi niya sabihin na, kaya lang walang error yan, kaya wala ko eh. Sabi niya, kaya lang walang error yan, dahil tinulungan niya ni Aba Yahawa. Dahil walang error, binigyan sila ng wisdom. Si Yahawa ang pinupuri, tinataas, hindi yung dahil sa kanya. Kita mo yun? So, tinataas ang sarili, di ba? Kasi dapat, pag ang tao kasi
mahilig sa pagyayabang, hindi siya mabuting tao. Kasi ang mabuting tao, eh, ayaw niyang magpuri sa sarili. Gusto niya si Hawa lang purihin, hindi siya. Kaya? Kaya. Wala nang mayabang dito? O kayong nasa YouTube talent roll, yung mga yabang dyan. Huwag na kayong magyabang, ha? Okay. Ang mabuting pag-isip ay walang dalawang wika. Nang pagpapala at nang pagmumura, nang paghamak at nang karangalan, nang kalungkutan at nang kagalakan, nang katahimikan at nang kaguluhan, nang pagkukunwari at nang katotohanan, nang kahirapan at nang kayamanan. Ngunit siya ay may iisang dalisay na puso. Ito ay walang dobling paningin o dobling pandinig. Sapagkat sa lahat ng kanyang ginagawa o sinasalita o nakikita, ay nalalaman niya na ang Yahawa ay tumitingin sa kanyang puso at kaluluwa. Ano ang mabuting pag-iisip? Ay walang dalawang wika. Dalawang wika, sarta mga tao. Pagkalain natin yan. Kasi nakarinig siya. Pag wala na, hindi, sumpain yan. Aba, binawi, sumpa pa. Tapos, nadyaharapan. Pagkitang tao ba? Okay yan. Pero pag wala na, minumura pa. Dalawang wika. So, kailangan talaga yung karakter natin pag matino, matino. Kasi ito yung qualified makasama sa partial rapture. Hanggat ang ugali natin ay merong ugaling pasaway, iiwan talaga. Hindi talaga. Paano siya maging mistrainer na hindi makagalaw si Antay Masyayak na mismo nga siya kakampi ni Antay Masyayak? Pero kung hindi ka kakampi, matino ka, kailangan maalis to para kagalaw ako. Di alisin siya. Wala na mga matitino, mabuting tao, wala na. Makagalaw na si Antay Masaya. Tapos pala hindi nagmumura. Walang pagmumura. Oo, kailangan walang pagmumura. Kahit masama siya, huwag mumurahin. Dapat ibiblis mo siya. Abay awa, itong lain sa akin. Hindi ito nagsasalita na hindi maganda sa akin. Pagpalain mo nga yan. Hindi mo murahin. Eh magkapatid, nagmumurahan. Anong minura na magkapatid ha? Isang nanay lang? Nanay nila. Nanay nila minura. Nanay mo rin yun. basa. At nililinis niya ang kanyang isipan upang hindi siya mahatulan ng mga tao, gayon din ay alayang. At sa gayon din paraan ng mga gawa ni Bilyar ay dalawa. At walang kaisa-isa sa kanila. Kaya nga mga kapatid ko, sinasabi ko sa inyo, takasan, at kaya nga mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, takasan ninyo ang masamang hangarin ni Bilyar. Sapagkat binibigyan niya ng tabak ang mga sumusunod sa kanya. At ang tabak ay ang ina ng itong kasamaan. Una, ang isip ay naglilihi sa pamamagitan ni Bilyar na may pagdanak ng dugo. Pangalawa, pagkasira. Pangatlo, kapigatian. Pang-apat, pagpapatapon. Pang-lima, kakapusan. Pang-anim, gulat. Ikapito, pagkawasak. Pang-anim, gulat. Pagpito, wasak. Yan ang mga tabak ni Bilyar. Pero sa tatay, wala ito. Ibang spelling yun. Pero lahat sila sa patriarch, no? Hindi sila gumamit ng worksheet, no? Puro Bilyar lang ginamit nila. So, titingnan natin ang karakter nito. Ano yung sinabi ni Binhamin? Sa mga, yung 12 ka mga anak ni Heto, yung bilin niya sa mga anak, para rin tayong mga anak na makinig nila sa mga paray. Kaya't si Cain ay ibinigay din ni Alayam sa pitong pagliganti.
sapagkat sa bawat daang taon ay dinadalaan siya ni Yahawa ng isang sado. At nung siya ay 200 taong gulang na, siya ay nagsimulang magdusa at sa 900 taon siya ay nilibot. Sapagkat dahil kay Abel, na kaniyang kapatid at sa lahat ng kasamahan ay hinatulan siya. Ngunit si Lamek ay hinatulan ng 70. Sapagkat magpakailanman niyaong mga gaya ni Cain sa inggit at pagkapuot sa mga kapatid ay parurusahan ng gayon din kahatulan. Unang pumatay si Cain. Pangalawang pumatay yung apo niya, si Lamek. Ito ang bayanan ni Noah na papa ni Naama. At ang kapatid ni Naama ay si Tubal-Cain. At alam ninyo kung sinong anak ni Tubal-Cain at sinong anak ni Naama. Ni Noah. Kabanata 2. At kayo mga anak ko, tumakas sa paggawa ng masama, inggit at pagkapuot sa mga kapatid at kumapit sa kabutihan at pagmamahal. Siya na may malinis na pag-iisip sa pag-ibig ay hindi tumitingin sa isang babae na may kinalaman sa pakikipag-ibig, sapagkat wala siyang karunihan sa kanyang puso, sapagkat ang espiritu ni Alakayam ay nananahan sa kanya. Ang ganda ng mga pamumuhay ng makalahayam, ha, tinuturo. At kayo, mga anak ko, tumakas sa paggawa ng masama. Takasan natin ang paggawa ng masama. Ano yung masama? Number one, inggit. Huwag kang mainggit. Pagkapuot! Huwag kang magpuot sa mga kapatid. Kumapit sa kabutihan at pagmamahan. Siya na may malinis na pag-iisip sa pag-ibig ay hindi tumitingin sa isang babae may kinalaman sa kapatid. Ganon din sa babae. Hindi tumingin sa lalaki na hilamas pag-iabi. Ang lalaki, tumitingin sa babae, mga ulo mo sa mga bako. Ang babae namang naiilap sa lalaki, tumingin sa ulo mo. Both side, iwasan. Pero meron namang lalaki, tumingin din sa kapwa lalaki. At babae naman, tumingin sa kapwa babae. Masama yun, masama. Sapagkat kung paano ang araw ay hindi nadungisan sa pamamagitan ng pagsikat sa dumi at putik, kundi sa halip ay tinutuyo kapwa at itinataboy ang masamang ahoy. Gayun din ang dalisay na pag-iisip. Bagamat napapalibutan ng mga karumihan ng lupa, sa halip ay nililinis ang mga ito at hindi mismo nadungisan. At ako ay naniniwala na magkakaroon din ng mga masasamang gawa sa inyo. Mula sa mga salita ni Enoch na matulit, na kayo ay makikiapit sa pakikiapit ng Sodoma at mamamatay lahat maliban sa ibilad at magpapanibago ng kalayaan sa mga babae at kahalayan sa mga babae at ang kaharian ni Yahawa ay hindi mapapasa iyo sapagkat pagdakay, aalisin niya ito. Tingnan mo mga 12 patriarka, nagbabasa sila sa aklat ni Enoch. Pero ibang mga Hebrew Israelite, ayaw sa buko bino. Alam niyo ang 12 testament ng 12 na mga anak ni Israel, ng mga nagbabasa sila ng buko bino. At dito nalalaman, ang daming matutunan natin sa buko bino. Yung mga anak pala ni Binhamin, meron pala yung mag-iapit na Sodomite. Ano yung Sodomite? Bading, bading, bading. Tomboy. Alam mo ba sa picture, makilatis ko ang bading?
Yung lalaki na mahilig magubat, bakla yan. Sila is yan. Kita man ho. May isang nag-anag-anag-anag-anag-anag-anag. Sabi ko, mga picture mo, hindi ka nagamit. Alam ko, silayas ka. Sa bakit mo nalaman? Yung hindi ka nagamit eh. Yan ang silayas. Sabi, kasi yun ang damdamin ko eh. Butuhin, papunta yung perno ka, pagbulik mo ugali. Kaya mo pang gawin? Sikapin ko, sikapin ko. Yan, sikapin ko. Kasi ito mga lahi ni mga Ruben, balik-balik at iba naman, babae ro. Mag-anano sa mga babae. May babae ro, mayroon namang lalaki ro. Yun ang mga lahi ni Binhamen. Mabasa. Gayun pa man, ang templo ng alahayap ay magiging inyong bahagi. At ang muling templo ay magiging higit na maluwalhati kaysa sa una. At ang 12 lipi ay titikunin doon. At ang lahat ng mga hintil hanggang sa ipadala ng kataas-taasan ang kanyang kaligtasan sa pagdalaw ng isang bugtong na propeta. At siya'y papasok sa 2 templo. At doon ang Yahawa ay gagawing may galit at siya'y sinataas at ibibitin sa isang puno. At ang tabing ng templo ay mapupunit at ang espiritu ni Alahayam ay magpapatuloy sa mga hintil bilang apoy na bumubuhos. Pati si Robin ha, nag-prophesize siya kay Masay, Yahawa siya'y. Na papasok sa pangalawang templo. At ibibitin siya sa isang puno. Sabihin ng iba na, kayo mga Hebrew Israel, di naman kayo niniwala kay Jesus Christ kasi nag-antay pa kayo ng Misaya. Hindi kayo maniniwala sa Misaya at ang Jesus Christ. Ipikin naman Misaya ninyo eh. Naniwala ang Misaya, hindi yan ang Misaya. Buwad ng Misaya, yan ang Misaya ang totoo. Si Yahawa siya eh, matagal na. Nandito, babalik na doon. Nagtatawang tao si Yahawa. Nang akala kasi nila, ang panira ng mga Kristiyano, eh kayo mga Hebrew Israelites, tingnan mo, ayon na tagapin si Kristo. O, tingnan mo, mga anti-Kristo talaga sila. Eh, alam naman na yung Kristo Satanas yan eh. Fallen angel yan, Satan yan eh. May mga bansa na hindi tumanggap ng Christianity. Kasi alam niya Christianity, kulto. Kulto ang Christianity. Pero ito naman mga Kristiyano, tingnan mo, pinag-uusin ka tayo, tama talaga tayo, pinag-uusin. Akala lang nyo, kasi pinabasihan nyo, yung 666 book na Satanic Bible. Pupunta kayo sa Hebrew. Nakala mo ba Hebrew Israel, walang Misaya yan? Meron! May Misaya na. Ang inaantay, pagbabalik ng Misaya, nakarating na ang unang Misaya, at babalik siya ulit. Si Masaya, Yahawa kay. Hindi yung Jesus Christ na pigit. Na pinako sa cross, hindi pinako sa cross, pinitin at pinako sa punong kahoy. Yan ang totoo. Eh kung hindi kayo marunong mag-translate sa Hebrew Bible, ito English, ito Tagalog, wala talaga. Tiwalang tiwala kayo sa 66 book. Takot kayo sa 66, pero magbasa kayo ng Bible na 66 book, kasi ikaw ng verse, tatlong 6 na. Ano nangyari? Nakakalungkot ang Kristiyano, sabi ni Morgan, ano? Freeman Morgan. Lack of knowledge. Christian is lack of knowledge. Wala talagang alam-alam. Yan ang nakakawa. Pero akala nila sila tama. Akala nila. Eh kayo mga anti-Kristo. Eh sino yung Kristo? Alamin mo Kristo sa nagsimula. Eh keep pa yan. 305 BC. Si Serapis Kristo, Satan yan eh. All in Indian. Agaloy. At aakyat siya mula sa Hades at ilipat sa langit mula sa lupa. At alam ko kung gaano siya kababa sa lupa at kung gaano kaluwalhati sa langit. Nang siusiha ay nasa ilip ko, ako'y nanabik na makita ang kanyang anyo at ang anyo ng kanyang luha. At sa pamagitan ng mga paladangin ni Jacob na aming ama, ay nakita ko siya. Habang gising sa araw, maging ang kanyang buong anyo ng eksakto kung ano siya. At
nang masabi niya ang mga bagay na ito, sinabi ni Phineas sa kanila, alamin ninyo sa makatuwid mga anak ko, na ako ay namamatay. Oh, si Masaya kiyawa siya, naakyat siya mula sa Hades. Linipat sa langit mula sa lupa. Kasi from lupa to Hades, from Hades to third heaven. Mababasa yan sa aklat ni Pulso Pilato. Ngayon, at alam ko kung gaano siya kababa sa lupa. Pinagsasampal siya, iba? Dinuduraan pa ang mata niya. Pero, kung gaano kaluhati sa langit, so, gaano kaluhati sa langit, pero sa lupa, gaano kababa? Kasi, yung mukha niya, pangit, itim. Hindi talaga gwapo, mukha kumuloy pa. Ang mukha ni Hawasay. That's why, walang naniwala sa kanya. May pinakilala na gwapo, Tisoy. Sa katawahan ni Cesare Bumbia, aba, dito yung gwapo. Ito yung Bisaya. Ayaw na doon sa pangit. Pero yun na totoong Bisaya. Pero pagdating sa langit, grabe ka yung karuntilan. Isya yung si Hawasay. Pero paano siya dito lupag? Grabe yan. Siya niya, para lang tayo maligtas. Pinagsasampar siya, dinuduraan, inuhog pa dito. Pero, relax lang, parang may isang saktan. Ganon katindi. Tuloy. Gawin ninyong katotohanan ang bawat isa sa kanya kapwa. At ingatan ninyo ang kautusan ni Hawa at susundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang mga bagay na ito ay iniiwan ko sa inyo bilang isang mana. Gawin din ninyo sa makatulit, ibigay din ninyo ang mga manang ito sa inyong mga anak para sa walang hanggang pag-aari. Sapagkat gayon din ang ginawa ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay nila sa amin, bilang isang mana na sinasabi, sundin ninyo ang mga utos ng kalahayam hanggang sa ihayag ni Yahawa ang kanyang pagliligtas sa lahat ng mga nito. Ngayon, anong mana na iniwan ni Binhamin sa kanyang mga anak? Na iniwan ni Abraham ay isa at kay Jacob. Anong mana? Ano? Pera? Dalal? Katuruan! Teaching! Na ito yung ituturo din yung mga anak. Yung mga anak ko ituturo. Teaching. So, ang iyong mana, katuruan. Okay. At pagkatapos ay makikita ninyo si Enoch, Noe at Sin, at Abraham at Isaac at Jacob na tumatayo sa kanan sa kagalakan. Kung magkagayoy, babangon din tayo bawat isa sa ating ipin na sasamba sa hari ng langit na nagpakita sa lupa sa inyo ng isang tao na may kababaang loob. At lahat ng naniniwala sa kanya sa lupa ay magagalak kasama niya. Kung magkagaloy, babangon din ang lahat ng tao. Ang iba ay sa kanwalatian ng walang hanggan at ang iba ay sa kaparusahan na walang hanggan. Patulan muna ni Hawa ang Israel dahil sa kanilang kalikuan. Sapagkat noong siya ay nagpakita bilang alahayam sa laman upang iligtas sila, hindi sila naniwala sa kanya. Pasaway mga Israelita, no? Pasaway, ha? Ayan kanyari. Pero biro mo, ha? I-explain na ni Binhamin sa kanyang mga anak ang coming Savior na si Yahawa magkatawang tao. Kung gaano siya kababa dito sa lupa. Dahil hindi siya gwapo, hindi siya pangit, mukha siya unggoy. Itim siya. Pero pag nasa taas, grabe. Siya pala si Yahawa. O, yan. So, ganon. Tuloy. At pagkatapos ay hatulan niya ang lahat ng mga nitin. Kasi kami ang buhangin sa dalampasigan
ang hindi naniniwala sa kanya nung siya'y nagpakita sa lupa. At kanyang hahatulan ng Israel sa pamamagitan ng mga pinili ng mga hintil, gaya ng kaniyang pagsuway kay Esau sa pamamagitan ng mga Madyanita na dinaya ang kanilang mga kapatid. Naano pa't sila'y nahulog sa pakikiapit at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sila'y nahiwalay sa alahayam. Kaya't mga anak ko, sundin ninyo ang mga kautusan ni Yahawa. Sundin niyo ang kautusan ni Yahawa. Mamaya explain mo pa sana. Pero pansinin mo pa, may resurrection binanggit. Kung magkagayon, babangon din ang lahat ng tao. Lahat ng tao, ha? Ang iba ay sa kalwatian ng walang hanggang. Babangon, sige, marisulay. At ang iba ay sa kaparusahan na walang hanggang. The resurrection! Pero sa Revelation, may pagitan sa 1,000 taon. Bubuhayin ang matitino. After 1,000 din, masama naman. Doon sa kapamaka na walang hanggang. So, ganun. So, na-explain na dito yung binanggit ng Revelation. Na-explain na rin. May binanggit eh. Ngayon, ang importante dito, sundin ang kautusan ni Yahweh. Hindi naman sundin para magkaroon ka ng ligtasan. Para gumagalang ka sa Ama natin si Yahweh. Kasi ang kaligtasan talaga, yung si Yahweh nagkatawang tao, nag-shed ng blood. Doon tayo natubos. Ang problema, hindi naniniwala ang iba doon. At si Yahweh, na nagkatawang tao, siya nag-shed ng blood para sa kaligtasan, ang iba, ayaw. Gusto niya kautusan lang. Kasi sundin na kautusan. Ang ikaw na anak, susunod sa magulang para ka maging anak niya. Oh my, nay, tatay, sundin kita para ako maging anak. Anak ka na eh! Kaya lang sundin mo dahil ikaw bilang anak na matino. Pag hindi mo sundin, palo! Pag sundin mo, pagpapala. Ganun ang purpose. Hindi para maging anak. Anak na tayo before the foundation of the world. Para walang palo, sundin. Pag hindi sundin, palo. Si Raquel, maaging namatay. Ayan, ang parusay. Pupuli lang kita. Ikaw ang mahal ni Jacob, sa lahat ng asawa niya, ikaw ang pinakamahal. Puloy nila. Bakit dinakaw mo yung disyosa sa ama mong ano, silaban? Na nasusuklan ako sa disyosan. Tapos kinuha mo pa. Nagsinungaling ka pa na, hindi ko makalis ito ama dahil meron ako. Ibig sabihin, may ministry. Nag-minis ako. Nagdudugo ako. Nagdudugo, mga nganak ka na nga eh. Ito naman si Laban, mahina rin IQ. Tama. Hindi mo ba alam? Napakabuntis, hindi na yan bro. Hindi na yan magbigla. Nahuling. Oh, yan. Yan ang nangyari. Okay. Kung kayo mga anak ko na magsigakad sa kabanalan ayon sa mga utos ni Yahweh, kayo ay muling tatahang siwasay sa akin. Ang buong Israel ay mapipisan sa Yahawa. At hindi na ako tatawaging manunugap na logo dahil sa inyong mga kapamakan. Isang manggagawa ni Yahawa na namamahagi ng pagkain sa mga gumagawa ng mabuti. At babangon sa mga huling araw ang isang minamahal ni Yahawa mula sa lipin ni Huda at Libin. Isang tagutupad ng kanyang mabuting kaluhuran sa kanyang bibig na may bagong kaalaman na lumiliwanag sa mga hintil. May bago. Sino tinutukoy dito? Sa kanyang bibig. Nasa kanyang bibig. Lumalabas. Na isang tagapagtupad sa kautusan mula sa lipi na mabuting kalukuran sa kanyang lipi na may bagong kaalaman. Hanggang sa katapusan ng kapanahunan ay mananatili siya sa mga sinagoga ng mga hindi at sa gitna ng kanilang mga inuno
ng isang himig na musika sa bibig ng lahat. At siya ay susulat sa mga banal na aklat. Maging ang kanyang gawa, kanyang gawa at ang kanyang salita. At siya ay magiging isang hinili sa alahayam magpakailan lang. At sa pamagitan ng mga ito, siya ay paruot parito gaya ni Jacob na aming ama. Sinasabi, upuna niya ang kulang sa inyong bibig. Yan, dito mo ha? Pastura, sa awit. Hinili niya lang niya. Mangaral. Tapos, huwag ka lang mag-aaring kung madili yung nangaral yung anak, asawa mo sa ano, nag-ilal siya. Bakit ngayon pala? Gabi na! Marami, 10 kaluluwa tumanggap, masaya siya, masaya! Ay, ganun ba? O, sige. Pero huwag mo ulitin, ha? Aba. Hindi mo matuwa siya, piyawa. Ipitan mo ba siya? Parang kakampi ka pa rin sa tanas. Pero hindi mo rin patuwa yan. Siya lang hindi nagamit ang pag-awit eh. Ulit ka rin. Patawa yung job na ito eh. At nang nasabi niya ang mga bagay na ito, ay iniunat niya ang kanyang mga paa. At namatay sa isang maganda at maimbing na pagtulog. At ginawa ng kanyang mga anak ang ayon sa kanyang inuutos sa kanila at kanilang binuwat ang kanyang bangkay at iniibing sa Hebron na kasama ng kanyang mga magulang. At ang bilang ng mga araw ng kanyang buhay ay 125. So, nakikita niyo na yung ginagamit parang pitin ni Yahawa na mangaral. Ang isa naman bibig ni Hawa na magpuri. Pero ginamit tayo ha. Pero muna tayo na, wala mong sahod eh. Ikaw natin sa kilid pa eh. Sa kanalan. Basta, pumindot lang tayo. Kasi asawa natin doon sa taas. Sigurado may sahod talaga doon. Mansion, hindi ka na sa magkita ilalagay. Ito ba? Hindi, may trabaho ka doon. Wala kang sahod kasi kung sila income, tama lang sa pangailangan ni Bishop doon. Sa kanila. So, nagtiis kayo, ito mansyon. Sabi mo, salamat, akala ko magkita ako. Sinong magkita? Yan ang mga pasaway, yan ang magkita. Okay? Okay ba? Okay. Masaya kayo? Masaya. Ayan. Tribe of Binamian. Tribe of Binamian. English, English, Indian. Parang katulad tribe of Israel. Yung mga Bombay, yung mga Bombay, pinausap ko mga Bombay, you are belong to the tribe of Binamin. Yung mga Bombay, mga ano yan, hindi ko, hindi na yun yan. Wala sila eh. Nagsisingin yung Bombay daw, hindi ako sakto. Jamaica. The land of Binamin. Jamaica yan, hindi yan ang kita. Hindi sila yung itibigin. Hindi naman yan. Pag basarado pa nila. Tinan mo ha, Abraham. Anak nila ni Sarah. Anak nila ni Hagar. Ismael, may tulang tribe pa. Abraham, son, Ismael. Dito. Dito. Isa dito, dito. Ito anak ni Lilia. Ito naman, anak ni Bilha. Dito ka. Dito. Ito naman. Kay Serpa, kay Raquel, ito. Kay Sinamen, ito yung kay Joseph naman, yung Manasin, ito kay Kyle, dito tayo. Ang 12 to the half, hindi kasama si Libe, kasi walang mata si Libe sa Rupain. Ang kasampung tayo sa offering na kay Libe. Malaking lupa ni Mahasi, yung kulay, Ephraim, kay Gad, kay Rubin, kay Judah, kay Simeon. Kay Aser, kay Yustale, yan. Lupa. Kay Sibulon. Kay Dan. Kay Sakar, kula. Dan, Sakar. Ito. Kula. Okay, basa. Ang pagkakaiba ng Hebreo, Israelita at ng Hudyo. Lahat ng Israelita at Hudyo ay Hebreo, pero hindi lang
lahat ng Hebreo ay Israelita o Hudyo. At lahat ng Israelita ay hindi Hudyo, pero lahat ng Hudyo ay Israelita. Bakit? Sapagkat si Abraham na lahing Hebreo, na mula sa unang Hebreo na lolo niyang Silver, at si Isaac na naging anak niya ay hindi tinatawag na Israelita o Hudyo. Dahil lumabas lang ang Israelita kay Jacob na tinawag ng alayang ng Israel na anak ni Isaac. Oh, ayan, nagtindihan na natin ito, ha? Aloy. Ang unang Hudyo ay si Huda, na isa sa 12 anak ni Jacob. At dito lumabas si Yahawashai sa lahi ni Huda. At hindi pwedeng tawagin Hudyo ang 11 na anak pa ni Jacob dahil hindi naman sila lumabas kay Huda. Pero lahat sila ang 12 ay mga Israelita dahil lumabas lahat sila kay Jacob na tinatawag ng alayam na Israel. At lahat ng Israelita at Hudyo ay mga Hebreo dahil lumabas lahat sila kay Abraham. Bakit tinawag ni Pablo na isang Hudyo kung nasa lahi siya ni Benjamin? Kaya tinawag na Hudyo si Pablo dahil ang Benjamin ay... Ito hindi naitihan ni Barbira. Pinakaitin ni Barbira dito eh. Pataloy. Kasama ng mga Hudyo sa Huda ng South Judah. Two tribes, Huda and Benjamin. Ang lahi naman ni Leve ay pwede din tawagin Hudyo. Bakit? Dahil kasama din sila sa Huda at sila lang ang lahi na inusan ng alayang ng mga siwa o mga alaga sa templo ng alayang ng nasa Jerusalem na sila. At kaya naman hindi binilang si Leve sa 12 lahi ng Israel dahil kaparte sila ng alayang sa 10 bahagi. Dahil sa nopere kay Leve, salam. Kaya naman naging 12 pa din ito dahil ang umalik kay Jose ay ang 2 niyang anak na si Efraim at Manasseh. Isa pa, bakit tinawag ng Malakias sa Malakias 1:1 at Malakias chapter 1 verse 1 na Israel ang Huda na nakabalik sa bansa nila mula sa pagkakabiyag nila sa Babylonia. Dahil ang Huda na South Kingdom, two tribes, Huda and Benjamin ay mga anak ni Jacob na tinawag ng alayam na Israel. Si Ismael na anak ni Hagar na alipin ni Sarah ay may lahing Hebreo dahil sa ama niyang si Abraham. Ah, mga Muslim, yun eh. Mga Ismailita. Kasi ang tatay nila, lulo nila si Abraham eh. Tapos ito. Si isang naman na kambal na panganay na kapatid ni Jacob ay lumabas sa kanya ang lahi ng Edomite. At kaya naman ito tinawag silang Edomiteus dahil nakasama sila ng Huda noong dinalambihan sila sa Babylonia noong 586 BC. Dahil ang mga Edomites ay nasa southern part ng Huda at kasama din sila noong nakabalik ang Huda sa bansa nila. Tinawag lang sila na Edomiteo pero hindi Hebreo. Kasi hindi naman si Isaac talagang tatay ni Esau eh. Polin Indian yan eh. Anak ng Polin Indian yan. Chimera yan. Pero tinawag lang siyang Edomiteo. Tanda ito, Edomiteo. Kasi yung nabihag ang mga Juda, kasama sila kasi part ng Southern Juda sila eh. Sa Southern sila eh. At tawag ng Babylonia sa kanila, akala nila Judin. Hindi pa lang tayo. Sige, yun na lang tayo. Para pagbalik nyo, tayo na maangkit sa lupa. Ayun. Yung nakatira mga Tisoy. Oh, yan, sila yun. Edomite o kupya Israel. Ito yun, ang Edomite. Ito yung totoong Jew. Pero itong Edomite, aba, nag-occupy na sila kasi Judo sila eh. Nag-Jewhan lang, oh. Oo, mga Europeans na nagkunwari ni Hudyo, mga lahi ni Esau. Oo, yan ang totoong Diyo. Yung alis, bumalik, pagbalik, puti na. Nakakurinan. Hindi sila makalaybo. Ha? Ang Diyo yan, para daan kay Juda, ganyan ang balat. Sila. Pabasa. Libro ng Diyo. Sino ang mga inapo ng tribo ni Benjamin? At ako sabihin ang estado sa 2 bahagi, 10 siglo BC, ang tribo ni Benjamin ay nanatiling bahagi ng kaharian ng Juda. Sila ay pinatapon mula sa Palestine
at bumalik pagkatapos ng panahon ng pagkabihag sa Panginoon niya. Si Okominod, ang propetang si Irinas at si Pablo na apostol ay nagmula sa tribo ni Benjamin. Si Kurt chapter 37 verse 19, sabihin mong ipinapasabi ko na darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Huda upang sila ay maging isa na lang. Yung Huda na, Judaism na, sila si Benjamin, mga lahi Benjamin at kakailime. Tatlo sila, tawag nila, Jew na sila. That's why ito ha, tingnan mo si Mordecai, basa. Esther chapter 2 verse 5. Doon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Er at apo ni Simei. Ito si Mordecai, yung inito ni Queen Esther. Anong tawag sa kanya? Hudyo. Pero hindi naman siya Judaism, hindi naman siya lahi ni Juda. Benjamin siya, dito ni Benjamin. Kaya tinawag na siya Diyo, hindi ito ni Benjamin ni Barbiran to. Hindi ka basa dito na Esther eh. Tuloy. Mga taga Filipos chapter 3 verse 5. Ako'y tinuloy ng ikawalong araw mula ng ako'y sisina. Ako'y isang tunay na Israelita. Sa ang pani Benjamin at naputubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Parisiyo. Ako sabihin niya si Pablo daw ay sukot. Hindi yung walong araw ka lang mo lang ipinanganak. Tinuli siya, oh. Pilipian. Kapilipos. Sabi na, hindi kami maniwala. Tanggalin niya ang 14. Tinanggal ng Vatican Canon ng 14 sa 80 books ng 1611 King James Version. Tapos tanggalin pa ulit. 14 din kay Paul, eh. Tanggalin din. Kita mo yung kalupahat dito, mga followers. Tiwalang tiwala pa rin. Pinaglulok po na sila. Pinaglulok po. Sabi niya, support yan. Hindi yan tuloy si Pablo. Hindi yan apostol. Ano yung apostol yun? Support. Eh, kasi hindi kayo maniwala sa aklat nito. Yan ang nangyari. Nagsarili kayo. Si Paul sa si Peter. Anong tribo nila? Benjamin. Isang tribo lang si Pedro at si Pablo. Hebrew Israelite. Paul and Peter, the tribe of Benjamin. Mga negro pala, Mga balang buhok. Basa. Ginawang European niya yun, eh. Ang sampung utos. Exodus chapter 20, verse 1 to 17. Ang lahat ng ito'y sinabi ng alaya. Ako si Yahawah, ang iyong kalahayam na naglabas sa inyo sa Egypto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaaligid. Huwag kang sasamba sa ibang alaya maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sampalin. Sampung utos to, ha? Huwag gagawa ng imahen nasa langit. Sino bang nasa langit? Mang anghel. Sa dagat. Sa dagat. Sa ilalang ng lupa. Tuloy. Huwag mo silang yoyokuran ni sasambahin. Sapagkat akong si Yahawah na iyong alayap ay mapaligbuhing alayap. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahawah na inyong alayap. Iyak na parurusahan ko ang sino mang gumamit ito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamainan. Ito ha, lagi mong tandaan, pero ang dami na kalimot ito, at ilaan para sa akin ang araw na panya. Okay lang maglit? Dalawang late natin. Dalawang late. Pero ako sumipot. It's better late than never. Kasi ang hindi sumipot, nakalimot. Sabi nito, lagi mong tandaan at ilaan para sa atin ang araw ng mamaya. Sabat, ito ngayon, sabat. Huwag mong gagamitin sa walang kabutuhan ng pag-alabi ng hawa. Mamaya natin i-explain yan. Dito mo na. Ngayon,
ang daming pasaway dito. Kasi, bilis na magbuburan na ko eh. Pero pag may lakad, aba, ang bilis! Ang tibay! Hawak pa ng plug, ang taga ng hawak, tibay pa na eh. Pero pagdating sa pagsamba. Wala, suwael ka. Dito ka rin dito, katabi lang at kontra ka dito. Dito, labag mo ng utos to. Yan. Sabi ko, lagi mong tandaan. O, lagi mong tandaan, ha? Huwag kalimutan. Laging tandaan. At ilaan para sa akin. Ang araw na kayo. Bigyan talaga tayo. Hindi ako nakapunta. Nagkasagsipat mo. Siguro ayaw ka ni Satanas. Ayaw nga ni Satanas. Pero pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya Satanas, hindi mga kamay. Pasikin sa akin. Oh. Pagdating noon, bigla akong gagaling. Hindi mo nagaling ka. Pagdating ayaw ko. Inginit mo, pagdating doon, mag-green kayo salita niya lang. Lumalakas na ko, magaling na ako. Yun. Huwag kang padala ni Satanas. Eto, tandaan mo ito lagi. Eto namang, ano, yung mga pastor ito, mga masyane. Huwag nang gamitin yung pangalan kasi baka mapaglangan. Ama na lang, ama. Eh, ama ka, gamitin yung Satanas. Ako, ama ka rin ako, sabi Satanas. I am the Father. Ang sabi dito, huwag mong gagamitin ng walang kabuluhan ang kanyang pangalan ni Yahweh. Yung walang kabuluhan. Pero kung may kabuluhan naman, gamitin mo. Bakit? May salita ka bang walang kabuluhan? Kasi sabihin mo lang, ama-ama lang, hindi mo magitin ang tunay ng pangalan. Paano makikilala ang mga tao na hindi pa naman gaanong kilala to? Akala na ni Yahweh, Jehovah. Tapos, tinatago-tago pa, ama-ama ka lang. Ang sinabi nito, huwag gamitin ang pangalan sa salitang walang kabuluhan. Bakit mga sinasabi mo ba, walang kabuluhan? Kung nagsalita kang walang kabuluhan, mga sinasabi mo, huwag mo gamitin, kasala ka lang. Pero kung may kabuluhan, bakit di mo magigitin pangalan niya? Dahil sinabi nito, huwag nang gamitin sa mga salitang walang kabuluhan. Yan, ito rin mga pastor ng mga masyanek, makitinig utak. Marunong makaintindi. Parang sumang-ayon pa kay Satanas. Totoo, Satanas. Sige, ama. Ako yun. Ang kinili Satanas yan. Ayaw, banggitin ang pangalan ni Hawa. Tinago ko na yan eh. O, tama. Pag-inan kayo, magtago. Kasama sila at nagtago. Kasama. Kakamti sila. Kasapwat. Bulalas yan ah. Kasapwat kayo. Hawa is my kapag, kapag mga sinasabi natin katotohanan, nagtuturo tayo ng katotohanan, gamitin talaga yan para makilala ito sa buong mundo. Na ito talaga ang pangalan ng Creator. Bakit? Nagsalita ka ba na walang kabuluhan? Ginamit yung pangalan? Nag-joke-joke ka ba? Nagsalita ka ba ng galit ka sa mga taong kaaway mo? Tapos ginamit mong pangalan? Yan ang hindi pwede gamitin. Sa kalukuhan, bawal. Sabihin mo, ikaw! Dapat kung mamatay ka sa pangalan ni Yahweh. Anong pwede yung Yahweh? Salita ka na masama sa kapwa. Pero sabihin mo, ikaw ay pagpalain ka sa pangalan ni Yahweh. Yun! Kasi sabi na pagpalain mo yung kaaway mo. Pero kung susumpain mo siya, gamitin yung pangalan, magkakasala ka. Huwag mo gamitin. Oh, sa gamitin yung pangalan niya sa galit mo. So yan, naiintindihan natin to. Pero ito talaga, ito arami talaga pasaway dito. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamahinga. Kasi mulang Lunes hanggang Biyernes ang katawan niya masigasig. Pero pagdating ng Sabado din, parang may lagnat ako. Parang ano? Pagdating sa Linggo, aba lumakas ulit. Grabe si Satanas. Magpapadala ka kay Satanas. Lalabag mo ito isang utos. Matutuloy. Anim na araw ka magtatrabaho, matapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong alayang. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, kaya ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kong nilikha ang mga langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa bayo. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya ito aking pinagpala at
nila ay para sa akin. Yan. Oh. Ang dami, ang habang explanation na kailangan talaga hindi na magtrabaho sa araw ng Sabat. Kailangan talaga natin para sa kanya. Oh. Hindi ka na mag-drive sa araw ng Sabat. Dito ka punta. Walang trabaho tayo sa araw ng Sabat. Dito tayo magpunta. Para mabibilang tayo sa matuwid na mga restrainer. Para, bakit na hindi na iwan ko sa rokyo? Kasi pasaway. Kaya daming abisin mo sa Sabat eh. Naiwan ka talaga. Hindi ka sa drama. Pasaway. Okay, dito yan? Itong itong mga sinasabi ko, hindi yung sinasabing galit ko sa inyo. Yung sinasabi, i-explain ko lang yan eh. Para sa inyo yan, na makasama tayo sa partial rapture bago ang Great Revolution. Para kabilang tayo sa mga restrainer. Paano ka maging restrainer? Pasaway ka eh. Sabi ni Ate Masaya, ka makasama kasi pareho tayong mga pasaway. Walang hindi ko pasaway. Ikaw naman. Hindi ba kumahadlangan kasi pasaway ka rin eh. Kasi nang hindi ang katawan, paglabanan mo yan, gawa ni bilyar yan eh. Ang dami pa naman maisip pagdating ng Sabat. Kaputahan, wala, kinalimutan ang gawain. Ang dami yung mahabang explanation oh. Nailaan mo sa kanya, hindi mo eh. Pupunta pa sa barangay, kasi magbibigay na para sa ayuda sa senior. Aba! Nasa mundo, pupunta ako doon, magbibigay na si Neutralis. Yan! Kapo, nagpunta din pala. Pupunta ako dahil yung kopyado ha, diskopyado ka talaga. O yan! Sinabi ko na sa inyo, dahil pag hindi ko sabihin, ako ang kalagot, tanananggot yan, bakit hindi ko sinabi? Hindi mo binili ng gusto yan eh. Hindi para naman sa inyo yan eh. Hindi pala ako, nagsumikinoon pa yan, talaga sinusunod. Kailangan matino ang tayo, sabihin mo kakabi mo, matino ang tayo ha? Matino ang tayo. Matino ang tayo. Matino ang tayo. Ha, talay. Talay, talay. Wala mo ang iyong ama at ina. Sa kayo mabubuhay ka ng matagal sa lupain binigay sa inyo ni Yahawa na inyong alahayag. Huwag kang papatay. Huwag kang nangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong magnanasaang maangkin ang sambayan ng iyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, aslo, o ang anumang pag-aari niyo. Gawin. Huwag ako eh, pag nasaan? Ganda asawa niya, pag nasaan mo to, piling ko to. Huwag ang kanyang mga baka, mga manok, mga tiksas, gusto ko to. Ayan o. Huwag pag nasaan lahat yan. At, sabi na to, huwag kang magsaksi ng walang katotohanan. Alam mong bali sinabi niya. Sabi siya na, di ba no, sinabi niya, sabi mo ko. Alam mo na sinungaling, umuho ka pa. Iiwas. Sabi mo, hindi. Sinungaling sa'yo yan eh. Eh magagalit sa'yo. Paala ka ba sa'yo sa'yo? Hindi ako sumang-ayon sa'yo. Tama yung ano, di ba? Di ba no? Sabi mo, umuho ka ba? Alam mo, may sinungaling ko sumang-ayon ka rin. Yan, hindi tayo pwede mo compromise yan. Pag sabihin na, di ba? Ewan ko sa'yo. Pati siya lang. Para yun. Pag sabihin na, di ba, tama, ayaw ko sa'yo. Ayaw ko lang gano'n. Di ba yung sabihin, hindi ko sumakayos sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo. Oo. Kasi pag sabihin mo sa kanya, hatong salita, tapos, di ba yun na, sabi mo, oo. Huwag yan, mali yung sinabi niya, sinangayunan mo, nag-witness siya sa mali niya. Pero pag sabihin mo, hindi totoo, lalo magalit sa'yo, sabihin mo na, ewan ko sa'yo. At least, ang sabi mo lang sa kanya, ewan ko sa'yo, ibig sabihin, bukas kamay ka, na hindi kang mangayaw. Pero hindi mo siya binulat sa kanyang mali, para hindi siya mapahiya. At sabi mo lang, ewan ko sa'yo, sandali, alis mo na ako. Ganun na lang, para hindi siya lalo masaktan. At least, hindi ka nasaksi. Huwag mo nakaw. Mga anak, mga nakaw na si Chiyo. Mga kuwet
Nanay, sa lula. Huwag mangaroon niya. Eto. Ang lahat ng babae na ginalaw mo na hindi kasal, pangangalo niya talaga yan. Kung gusto mo siya, gawin mo lang siya asawa. Pakasalan mo, para hindi ka na makatulang pangangalo niya. Eh, pwede na mahigro naman tayo eh. Pero ang problema naman, ang asawa mo na hindi na mapapayag kasi ang culture na hindi, eh. hindi ko kaya eh. Ako lang talaga huwag na mga na may bagay. Huwag mo lang kontrahin. Huwag mo lang kontrahin. Ibuos mo na lang sa kanya. Ganun na lang talaga. Pag binigyanas. Mahala na lang. Pag nagkaanak ko, hindi na sa mga pagpasawa. Mayroon ko ganun. Tapos yun niya, si bigyan mo anong gusto niya para mabigyan siya sa'yo. O yan. Yan na si Krito. Huwag niyang patakay! Yan, ito mga utos na dapat nating masunod para may turing tayong matino. Ngayon, ito malalaman natin ang tupa ang kambing. Basa. John chapter 10 verse 26 to 28. Dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipon at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang palatandaan sa pinili at sa hindi pinili, ang tupa hindi yan ang elect, ang kambing ng elect. Sabi na, dininig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakilala at sila'y nagsisunod sa akin. Ngayon, kung ayaw mo sumunod sa kautosan, sa Torah, ayaw ko. Ay, hindi ka tupa, hindi ka elect. Kambing ka. Ay, hindi ka safe. Kasi mahilig kang sumay. Ang tupa talaga masunurin. Diba? Datapuat, hindi kayo magsampalataya sapagkat hindi kayo kabilang na aking tupa. Hindi talaga tupa. Dininig ng aking mga tupa at aking tinig. Paasaan mo mapakinggan ang tinig niya. Nagkano ka sa gawain. Naman. Ngayon, kung ayaw mo, ay, wala kong interesado sa salita ni Yahawa ng pangarap. Wala kong interesado. Ay, hindi ka talaga tupa. Kasi ang tupa, rinig ng aking mga tupa, aking tinig, at sila'y aking nakilala, at sila'y magsisunod sa akin. May promise siya, never lose salvation sa mga totoong elect. Kasi ang elect talaga, never lose salvation sa mga pinili na tupa. Na tupa. Pero kung kambing ka lang may tupa-tupaan, hindi ka talaga, mahilig ka talagang sumuhay. Dito natin makikilala ang tupa at kambing. Ngayon, tingnan mo sarili, tupa ka ba o kambing? Ikaw lang makasagot sa sarili mo. Identify yourself. Ayan, awin mo tayo. Your soul. Salamat. Tapos din. Do you believe in Yahweh's way or not? Kumbahin natin si Yahweh. I worship you forever. Praise God. In the glory.
Tayo manalangin. Pastor Isay. This is the time to glorify you, Abba Yahweh, O my Elohim. You are great and you are amazing. O my Creator, the Elohim of Abraham, Isaac, and Jacob, and the Elohim of the grand lolo namin na si Adan. Ikaw na siyang lumikha sa aming ninunong si Adan in your own image and likeness, your own divinity and glory. You are great and holy. Abba Yahweh, I honor to your name, I honor to your throne in this place. Even sa lahat ng aming gagawin pa, kayo lamang ang matanyag at manipus. Sa lahat ng iyong mga pinili na tumatayo in behalf sa buong sanglibutan na ang pangalan mo'y hindi kilala, but sa aming mga labi ay namumutawi ang banal mong pangalan, Abba Yahweh na aming Elohim. At sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, ang iyong katauhan na Masayang Yahweh Jai, kami na mga basahan na iyong pinili at itinayo, kayo ang siyang aming tinatamas. Sa lahat ng mga umaasa sa iyong biyaya at mga gagawin pa sa mga darating na araw, ang aming mga wickedness, kayo po ang patuloy na tumuang upang maging malakas kami. Sa lahat ng aming mga kalikuman, kayo ang magtuwid. Sa lahat ng aming mga pangihina at pagtulungo sa aming pagdadalawang isip, Abba Yahweh, sa mga mahal namin sa buhay na nais mo namin makakilala sa iyo, na kahit anong gawin naming paliwanag ay hindi po nila pinapansin ang aming sinasabi. Abba Yahweh, kami po'y nagmamakaawa sa iyo, lingapin po ninyo sila. Ipuin ninyo ang kanilang mga puso. Dahil hindi po namin kayang talikuran ang mga naging mahal namin sa buhay na kabilang sa amin ang kanilang at sambayan. Abba Yahweh, ang mga mahal namin sa buhay na hindi naniniwalang sila. Pinaginap namin sila sa pangalan mo at kamo. Nakakaalam kung sila'y mga pinili mo hindi. Abba Yahweh, alam ninyo ang sinasabi nila, ang matatalas nilang mga dila ay nagsasabi kung ano pati na nagdadala ng iyong salita at may banal ng pangalan. Abba Yahweh, pagpalain mo ang mga nagpupulong sa akin. Napagos niya. Abba Yahweh, ang aming pupulang. Ayaw po namin sila magpakaman. Ang aming mga anak na hindi namin nadadala sa asin. Abba Yahweh, you are great and powerful, Savior. But this is the day, this is the time, a week of Israel, the renewal of Israel. How to praise your name in your goodness, heaven, your glory and honor. Abba Yahweh, you touch the people, you touch them in all your spirit. Abba Yahweh, your name has come. Majority as the remnant of Israel in this country, Abba Yahweh. Ayaw namin na mapahamak sila. Ayaw din namin, Abba Yahweh, na mawala sila sa mga linya ng aming buhay. Ikaw na siyang nagmulat sa amin. Na ngayon na patunayan namin na nangyayari ng sinabi ni Masayang Yahweh sa'yo na darating ang araw na ang mga anak ay magiging kalaban ng mga amang magulang. Na ang mga magulang ay magiging kalaban ng mga anak. Gawa ng iyong banal at pangalang Tuhan. Abba Yahweh,
nangyayari ang mga propesiyan nito. At the time, Abay Hawa, hinihiling namin sa pangalan mo na ikaw'y magkatawang tao at sumasay at Yahweh Shai, na ikaw lang ang nag-iisang daan ng kaligtasan, na ikaw lamang ang nag-iisang pangalang dapat maniwalaan ng iyo. Dahil wala ng pangalang iba na magdadala sa amin sa kaligtasan sa pamamagitan ni Santa Yahweh Shai. Abay Hawa, ang pamilya ni Pastor Buddy, pamilya ni Nani Marza, pamilya ni Bishop, pamilya ni Pastor Amelie, pamilya ng aking itakay. Pamilya ng bawat isang naritong kasama namin, di ko man lubos ang mapangalanan sila. Abay Hawa, kilala mo sila lahat. Nais namin na makasama sa kaligtasan, nais mo ang bawat isa at patuloy nating maranasan ang kagalakan makasama sila. Abutin mo sila sa pangalan ng masyayang siya na ito na ikaw'y magkatawang tao upang mamatay ang wanagay in your blood to shake all sins at sa lahat ng aming mga pagkakamala. Abay Hawa, sa muli po, wala kang ibang pararangalan at itataas sa simbrip ito sa lahat ng aming pangaral kayo lamang. Salamat sa kapahayagan, salamat sa mga aral at katuluan na inyong ibinigay sa amin, Provision of the City of Boyan. Sa iyong karangan at kapurihan, sinasamba ka namin, O Mashiach at Yahweh Shai, aming alaayam, Abay Hawa, Yaman. Yaman.